For the past episode, we all had very memorable experience in Sagada. For this episode, we are traveling to an Asian country west of the Philippines, ang Vietnam! Naiya Terminal Airport and we are now ready to go. Ang pupuntahan natin ngayon ay Vietnam. Bali guys, sa mga first time travelers at first time yung lalabas ng Philippines, ang una nyong gagawin ay pumunta kung saan ang bayaran ng travel tax. Ang travel tax ngayon ng adult ay 1,620. So dun tayo ngayon pupunta. Pala ng travel tax dito sa NAIA Terminal 3 ay dito sa mga booth na ito. Itong may nakalagay na B, C, D hanggang E. Pero hanapin nyo kung saan yung counter na may nakalagay na travel tax. Doon kayo magbabayad. Tumatanggap pala sila dito ng cash payment pati card payment. Dito naman sa screen na ito, makikita ninyo kung open na for check-in yung flight ninyo. Then, kapag okay na at open na for check-in yung inyong flight, ay mag-proceed na kayo dito sa check-in counters. Tips ko lang din pala sa inyo, pwede kayo makapag-online check-in kapag 48 hours before yung flight mo. Ayan, para hindi ka na pumila dyan sa mga kiosk na nasa harapan. And then, proceed na kayo dito sa mismong counter na ito. Nakalagay dito, bag drop. Pero check-in counter din ito. Ayan, i-present nyo lang dito yung inyong passport and then yung binayaran nyo travel tax. At eto na, makukuha nyo na yung inyong ticket kasi sila yung magbibigay ng ticket ninyo. Eto naman ang ipe-present natin sa may immigration. So ngayon, pupunta na tayo sa immigration office. Hanapin lang natin yung signage na immigration. Hey guys, nakalabas na kami ng immigration office. Ayan. So, madali lang yung naging tanong sa amin dun sa immigration. Kasi nga, may experience kong tapos mayroon pang mga stamp na siguro. Nakikita naman nila sa system na hindi na ito yung first time namin na lumabas ng Pilipinas. So, ang tanong lang sa akin, napakadali lang. Kailan ako babalik? At saka, anong business? Anong business ko? Yun lang, yun lang talaga. And then, tinataka na, picture na, tatak. And that's it. Sa kay husband, ganun din. Since nakikita naman nila sa system yun, ang sabi niya kay husband, so ano yung business niya? Yun lang. Yun lang din ang tanong sa kanya. Kaya, pag first time lang talaga maraming tanong kasi sinisigurado nila na hindi kayo tatalon or I mean, babalik kayo sa Pilipinas. Ganun. So ngayon, dahil maaga pa naman, kakain muna kami ng dinner. Dahil madaling araw na kami darating doon sa Saigon. And wala na kami time para kumain. So ngayon dito na kami magdi-dinner. So balikan ko kayo. Bye! Dahil medyo maaga pa naman, ay nag-intay muna kami dito sa may boarding gate. So ayan, konti pa lang yung mga passengers na nandito. Habang naghihintay kami, ay nag-full charge muna kami dito dahil nasa tabi lang naman kami nitong charging station. At eto na nga, boarding time na! So ang ipepresent naman natin dito ay ang ating passport at ticket.
Dito chine-check ng staff ang inyong ticket at yung inyong passport. At sa pagkakataon nga na ito ay umuulan, kaya medyo matagal din bago kami nakasakay sa eroplano dahil kami ay hindi dadaan dun sa mismong tunnel. Kailangan nga pala naming maghagdan, kaya ayan, medyo mabagal ang usad ng pila. At ito na nga, finally, nakasakay na tayo sa eroplano, wala nang atrasan ito. Goodbye, Philippines! Welcome or Xin Chào, Vietnam! 26. May we request everyone to kindly safeguard all loose items, especially hard objects such as glass. Pinapikiusapan ang lahat na ilagay sa loob ng inyong bag ang anumang bagay na maaaring mahulog. Guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Your usual patience, full cooperation, and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call on the attention of your cabin crew should you require further assistance or clarification on these important measures. We wish you a safe and pleasant journey. Thank you for flying Cebu Pacific. Good evening and welcome aboard. Takes 2 hours and 15 minutes bago kami nakarating sa Saigon Airport. Ayan. So, binababa na namin yung mga luggage namin at magre-ready na kaming bumaba. At ito na nga, nakababa na nga tayo. Tips ulit sa mga first timer, sundan nyo lang yung mga kasama nyo kasi iisa lang naman ang pupuntahan niyang mga yan. Pagkalabas natin ng eroplano ay pupunta naman tayo sa immigration office dito. Hey guys, we are just now landed here in Vietnam, Ho Chi Minh. So the first things we need to do is proceed to the immigration office. Okay? So, let's go. Hindi naman kayo maliligaw dito sa airport kasi may makikita naman kayong mga signages katulad nung nakalagay na arrival. So, sundan nyo lang yun. Bago pala kayo pumasok dito sa immigration office, ay may bilihan pa pala ng SIM card doon. Ayan, yung my girl na yan. Yes, I'm back. So ngayon, tapos na ako dito sa immigration office dito sa ayan, sa mismong Saigon. Ayan, ito yung nasa likuran ko. Yan yung immigration nila dito. So after mong pumunta sa immigration and then you're done. So yung SIM card pala ay nandun sa front bago ka pumasok dito sa may immigration office. And then bababa tayo. Ayan, dito naman yung mga luggage. Ayan, bababa tayo. Papakita ko sa inyo. Ayan, so bababa tayo dito. Ang next nating gagawin ay mag-withdraw kasi wala tayong cash. So, itatry natin ngayon ang GCash dito sa ibang bansa. Sabi nila mas mababa daw ang charge kapag nag-withdraw ka. So, hanapin natin ang ATM machines dito. And then, after nating mag-withdraw, so ayan, dito nyo rin pala kukunin yung mga baggage nyo kung kayo ay nag-check-in ng baggage. Ayan, yung SIM card dun sa taas. So, ang next natin nga, ay hanapin natin ang mga ATM machines. Okay, wait lang ha. Bali, wala pa pala dito yung mga ATM machines. So, pipila pa pala tayo dito kasi parang iisa lang yung lane dito, kailangan natin pumila and then i-scanin yung mga dala nating mga baggage. After scanin ang mga dala nyong mga luggage, ayan, ay lalabas na kayo dito. Pero huwag muna kayong lalabas ng airport, hanapin nyo muna yung ATM machine dito. Nasa dulo siya, dulong kanan.
Ayan, pagkalabas nyo doon sa scanner. And iisa lang yung ATM dito. Sa katabi din ng ATM machine dito ay meron din palang bilihan ng mga SIM card. Nandito na rin pala yung mga money changer. So, since nga itatry natin ang GCash card natin, kung talaga mura ba ang charge, ayan, magwi-withdraw na tayo dito. Maraming Pinoy din ang nakasabayan ko dito sa mga ATM machine na to. Ayan. Bale, ang ginamit natin ngayon ay ang ating bagong GCash card dahil sabi nga sa mga napanood kong vlog, mura daw ang charge dito. Eto na. BIDV pala yung bank na ito. And then, medyo nahihirapan ako kasi sa Philippines kasi madalas ang ATM touchscreen. So, tinatouch ko siya sa screen, hindi pala siya touchscreen. So, eto siya kung paano mag-withdraw dito sa kanilang ATM machine. Bali guys, totoo nga ang chismis, mura lang ang charge. Kasi parang less than 100 pesos yung binawas niya sa kada withdraw. Ayan. O diba, touch ako ng touch, kasi kala ko touchscreen, hindi nga pala. Ayan. May mga buttons dito sa gilid, yun ang pinipindot dapat. No, huwag niyo na akong gayahin, so hindi touchscreen ito. And kapag magwi-withdraw kayo, i-convert nyo na kung magkano yung kukunin nyo sa Vietnamese dong. So ako, magwi-withdraw ako ng 4.2 million pesos. O diba, instant milyonaryo. Pero joke lang yon, hindi pesos to ha. Vietnamese dong ang ating winidraw ha. Bali, based sa computation ko, ang gagawin nyo lang kapag nagko-compute kayo sa peso ng Vietnamese dong, dinidivide ko lang siya sa 420. So, yun na yung magiging peso. And then, tapos na. Ito na, kunin na natin ang ating GCash card and ang ating cash. O, diba? O, instant millionaire tayo ngayon. Tapos na tayo mag-withdraw. So, ito yung labas ng airport nila. Ayan. So, mag-book na tayo ngayon ng Grab. I think kailangan nating tumawid kasi nandun yung mga Grab sa kabila. Ayan. So, dun tayo sa kabila. So, ito yung mga nag-iintay, oh, yung mga may service. And then, yung mga Grab nandun sa kabila. Tawid tayo dito sa parking area kasi yung mga Grab na binubook natin nandito sa parking. Ayan. So, tawid muna tayo. Here's the parking. So, hanapin natin yung sasakyan natin. At eto na nga, nakita na namin si Kuya. Actually, ang bait ni Kuya. Ang binayaran ko pala dito sa sinakyan naming Grab ay 147,000 Vietnamese dong. At ilang minuto lang ay nakarating na rin kami dito sa hotel na binook namin. Dito kami nag-book sa Queen Central Hotel. Actually, one day lang naman to. Mura lang yung binook namin ditong rooms. Ayan, kaya lang nagkaroon ng konting problema. Dahil yung rooms daw na binook namin ay hindi available. Kaya ang nangyari ay nag-upgrade kami ng room sa medyo mahal-mahal na konti. Ayan. Nagbayad ako ng parang nasa 1,200 sa peso. Yun yung binayaran ko dito. Parang bago sa amin, meron din silang problema dito sa mga naunang guest sa amin. Siguro parehas namin yung nangyari sa kanila. Not available yung room, kaya pinapa-upgrade sila. Kaya lang pagod na kasi talaga kami, kaya hindi ko na kayang maghanap pa ng ibang hotel at saka madaling araw na din, baka hindi kami makahanap. So ang gusto ko na lang ay makapagpahinga at makatulog. So bukas naman lilipat naman na kami ng hotel. Ang binigay nga pala sa aming room ay nasa 8th floor. Ayan. Maganda naman yung kanilang elevator. Ayan. Medyo elegante. Paglabas mo, maliit lang siya. Ganyan lang siya, oh.
And then, nasa room 805 kami dito. As in, talagang pang budget friendly lang talaga yung rooms. Hi guys, so nandito na kami sa room dito sa Queen Central Hotel. Actually, hindi ito yung binook ko. Nagbukas ako ng cheaper price ng hotel kasi aalis din kami dito tomorrow, hanggang 12 lang kami. So ito yung nabook namin. Parang in-upgrade pa nga nila to kasi mas bigger yung ano niya. Actually, dalawa lang kami mag-asawa, lagi na lang kami magkahiwalay dapat ng higaan, no? So, yan. So mas bigger lang yung room, pero kung sa mga budget friendly, okay na to. Parang katumbas lang siya ng ano, 1,200 pesos ata itong isang gabi na to. Pero lilipat din kami bukas. Kaya lang ako nag-book ng biglaan ng ganito kasi nga yung ibang hotel dito hindi tumatanggap ng super late check-in. May cabinet naman siya. Ayan, simple lang talaga siya. Pang budget friendly lang talaga siya. May telephone. Ayan, may pa-water naman sila. And wala lang, coffee siguro. And then, ito yung CR nila na akala namin wala siya. Kasi tingnan mo naman, pag inopen mo, yan, where's the CR? Hindi mo na alam kung nasan yung CR, di ba? So, nagtawag pa ako dun sa lobby. Oh, nawala yung CR. And then sabi niya, here's the CR. Ayun o, di ba? Meron pa pala dun. Nawindang ako. Kala ko na CR to. Pero, nice naman yung CR niya. Oh. Malinis naman siya. Pagpasok mo. So, yan. Oh, ito siya. So, alis din kami dito bukas. So, siguro maliligo lang muna ako. And then, pag-ilamos ako siguro. And then, bukas ay gising kami para mag-tour and magta-transfer na rin kami ng room. Okay? So, ito lang yung simpleng room na binook namin. Bye! Matutulog muna kami at kita tayo ulit bukas. Good night!